Hindi naman maiwasang matakot na mga OFW sa Israel dahil sa tumitinding tensyon doon. Higit 30 Pinoy na rin sa Gaza Strip ang humiling na mapauwi, pero ayon sa Department of Foreign Affairs, pahirapan kung paano ito magagawa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Inirekomenda na ng Embahada ng Pilipinas sa Jordan na isailalim sa Alert Level 3 status ang Gaza Strip. Sa gitna ito ng tensyon ng Israeli forces at militant group na Hamas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na wala pang umiiral na alert level status sa Gaza Strip sa kasalukuyan. Kaya't ang embahada nagrekomenda ng magpatupad ng Alert Level 3 o voluntary repatriation. Nirecommend na ng embassy gawing Alert Level 3 yung Gaza, meaning voluntary repatriation, which also means restricted phase na yan. And hindi pa na-announce sa final, pero we are going by that. Parang de facto, na kahit na hindi pa officially pinirma ng presidente or in-announce, we could say that it's under voluntary repatriation na. Umakyat na rin daw sa 38 Pilipino sa Gaza Strip ang humihiling na mapauwi o ma-repatriate. Kaya lang, pahirapan kung paano yan magagawa. Because it's not a simple matter po na magpapadala tayo ng aeroplano, mag-ahire ng charter ng aeroplano, kasi wala nga flights or even ships. The normal way to get out of Israel, of Gaza, is through Israel, through the border of Israel, but which is obviously closed. Iniyak naman ng DFA na may mga paraan silang pinag-aaralan. Nilinaw din ng ahensya na nananatiling walang namatay o nadukot sa mga Pinoy sa Israel sa kabila ng lumulutang na mga ulat. That we cannot confirm that because we do not want to cite to confirm anything without being 100% sure of the facts. May I ask my colleagues here also to give the perspective from the DMW NOVA. Maging ang Department of Migrant Workers, wala rin daw kompirmasyon na nakukuha tungkol dito. Sa ngayon, 7 kababayan pa rin natin ang nawawala o unaccounted. Samantala, ang mga kababayan natin sa Israel hindi raw maiaalis na matakot sa kanilang sitwasyon. Partikular na raw yung mga bago pa lamang na nagtatrabaho doon. Mayroong mga ilan, 3 na sila, 4 na yun nagme-message sa akin na hindi na raw talaga nila kaya, nagpapatulong sila sa Sir Mark. Gusto na namin umuwi, hindi na namin kaya talaga ang ganitong sitwasyon. Mga baguhan kasi sila dito. Mm-mm. Ako naman, hindi ako nagbibigay ng ganyan na sinasabi ko, kalma lang at saka magdasal lang. Kasi sa tagal ko dito, hindi naman nagtatagal din yan na abuti ng buwan. Mobile Journal, Julie Baiza, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.